Yan. Maririnig na po ba ako? Yes, naririnig po. Ay, magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas. Magandang hapon naman sa amin dito sa UAE. O kung saan dako man sa mundo. So magandang araw, magandang gabi. Okay. Magtatanong lang po ako, bro. Ito ay ano ba yung about sa apparition ni Mama Mary? Sige, sige. Kasi dati, last 2000 na, 1994, nagkaroon ng sakit na kahit saan-saan na akong doktor pumunta, yung sakit ba sa spinal column, na pag nakatayo ako, mahirapan akong umupo. Pag nakaupo na ako, nahirapan akong tumayo. Ang hirap nun. Akala ko ngayon nang ikakamatay ko. Kasi 8 months ko yung dinadala. Hanggang sa pumunta ako talaga sa yung espesyalista na doktor ng ano ng bones. Tapos doon, wala man talagang nakita na sakit. Hindi nga ako binigyan ng gamot kasi sabi ni Dr. Navarro, yun ang doktor na pinuntahan ko, wala man daw akong sakit. So kaya ang nangyari noon, wala na akong nagawa. Ang ginawa ko na lang nagdadasal. Tapos isa sa mga kasama kong teacher dati sa ano sa amin, binigyan ako nung ano ba nung leaflets ba yun ni Mama Mary, yung apparition daw sa sa Aguo, sa may Pangasinan. Ang tanong ko doon, yun ba ay legit? Yun bang aprobado ba yun sa ano sa Roma, sa Santo Papa? Kasi nagkaroon ako nung devotion. Nag-devotion talaga ako nung bro. Gabi-gabi. Kasi wala na akong choice eh. Wala nang doktor na nakakaalam sa sakit ko. Tapos ngayon, ang ginagawa ko, every 6 o'clock talaga ng gabi, mula nang natanggap ko yun, nag-devotion talaga ako, the whole rosary time. Nagluluhod talaga ako yun. Kasi pag nakaluhod naman ako, pag hindi ko lang igagalaw ang katawan ko, nakakagalaw ako, nakakalakad ako. Kung titingnan ng mga taong walang alam na may sakit ako, parang wala akong sakit. Ang problema ko lang dun, hindi, pag nakaupo ako, mahirap itayo. Pag nakahiga ako, hirap itagilid. Kasi yung spinal column ko talaga ang may sakit. Tapos nung sa nagro-rosaryo ako ng gabi-gabi, talagang pinagsikapan ko yun, talagang nagsasakripisyo ako. Tapos hanggang sa Biyernes Santo yun nangyari. Alas 3 ng hapon, habang nagmuni-muni lang ako, habang nagdadasal na nagmuni-muni kasi nanghingi talaga ako ng sign kung ano bang gagawin ko sa sakit ko kasi maliit pa yung anak ko. Tapos ngayon, bigla akong, hindi ko alam kung nakatulog ako, basta bigla akong nakalimot sa mundo para akong nawala ba, hindi ko makita ang paligid ko. Tapos pumasok dun sa isip ko na naglalangis daw ako ng niyog, tapos nilagyan ko daw ng mga dahon-dahon. Basta yung mga dahon-dahon na pumasok sa isip ko, ang nangyari no, nung bumalik ako sa ulira, tinawag ko kaagad yung asawa ko, pinakuha ko ng niyog, at saka yung mga dahon-dahon na pumasok sa ulira, sa ano ko, sa isip ko nung sabi ko para akong nanaginip. Tapos alam mo bro, yun lang kaya ang nakagamot sa akin. Siguro mga successive 3 nights, talagang nililigo ako nung asawa ko nung langis na yun. Tapos biglang nawala na lang siya. Tapos hanggang sa 1994 yun nangyari, hanggang sa gumaling na ako. Tapos noon na mga panahon na yun, mayroon din akong yung bang sinisira nung lana, yung langis na yun. Kasi sa experience ko, gumaling naman ako. Tapos Ngayon ko lang ba napagtanto itong nakapasok, nakapanginig na ako sa punto for punto. Kasi alam ko naman na may mga apparition, may mga ano talaga ni Mama Mary na hindi ba totoo. Kaya nagtatanong na yung isip ko kung ito ba is legit or yung mga ano lang ba ng ano naman ang mga Satanas. Kung minsan gumagamit din sila ng mga ano ng ano natin. Yung mga ano natin ba ng mga ano dasal. Kaya yun ang gusto kong itanong kasi hanggang ngayon gamit ko pa. Dala-dala. Nung punta ko ng Saudi, dala-dala ko rin. Meron din akong natulungan doon na nagkaroon ng paralysis ba? Yung na-paralyze yung kamay niya. Tapos yun, hinihilot ko siya, naplusan ko siya noon. Bumaling din siya. Dito din pagdating ko sa UAE, meron din, naranasan ko rin kasi isang taong ko rin iniinda yung sakit ng pulso ko. Nung una kanan hanggang sa umakyat dito sa puno ng braso ko,
hanggang sa lumipat naman sa kaliwa ko. Tapos wala din ibang nakakagamot kasi pumupunta din ako ng mga doktor dito kasi libre naman ang check-up namin dito kasi may health card kami. Hanggang sa isang taon ko lang dinadala yung sakit na yun, hanggang sa pag naghahawak na ako ng gunting kasi cutter ako dito sa Tahian, mahulog na yung gunting. Kaya ang ginawa ko, tumawag ako sa Pilipinas, nagpapadala kasi talaga ako doon ng mga dahon-dahon. Kasi ang ginagawa ng asawa ko, every year, yung Verni Santo, nanguha siya ng mga dahon-dahon, tapos ipatuyo lang niya, tapos... Okay, sis. Bali, sis, ganito, sis. Ano yung pinaka-tanong mo talaga dito? Tanong ko kasi kung legit ba yun, kung ano ba siya talaga, yung in line ba sa God, grace, or... Kasi may naririnig ako dito habang nakikinig ako na... Kung minsan yung mga ano pala gamit ng mga ano instrument, ginawa lang instrument ng mga satanas. Okay, so ipasagot natin no, kay Brother Wendell kasi mas kabisado niya ang bagay nito. Brother Wendell, pakiano po, pakibigyan po siya ng tugon. Okay, kapatid, careful talaga tayo dyan, no? Huwag agad-agad maniniwala hanggang may official na deklarasyon mula mismo sa Vatican. Kaya nga, Juan Kapitulo 16, makikinig tayo sa isang boses. Lalo na, pag matulog tayo, ayon sa mga dalubhasa sa spiritual phenomenon, madaling ma-open ang psychic ability natin, ability to communicate evil spirits in the preternatural way. At mag-ingat kung may panaginip na ito ang gawin mo, magkuha ka ng dahon, magawa ka ng langis. Bakit? Dahil kahit dito sa office namin, may mga panaginip na ganyan. At doon nagsimula ang kanilang panggagamot. Hindi naman ako ng gamot, bro. Hindi. Doon nagsimula talaga. Yung iba na nanaginip ng ganyan, doon nagsimula ang kanilang panggagamot. Dahil nang ginamit nila yung kanilang ginawang langis na kapagaling. So doon na nagsimula. May ina din sa isang pare na ganyan din ang ginawa, ang resulta sa ina ng isang pare, yung kapatid ng pare na babae dito sa diocese namin, matagal na yon, na posesed. Asawa niya na lalaki nagkasakit. At dahil sa recollection ng annual recollection ng mga kaparian, isa sa kanilang speaker, si Father Winston Cabading, sa mystical phenomenon, kaya sinabihan ng anak na itigil mo yan. So careful sa ganyan. Kailangan din na ma-evaluate ninyo sa mga ninuno ninyo, wala ba kayong mga ninunong ng gamot o ng hilot? Dahil makapanghawa yan. At dahan-dahan po, tandaan natin ang pahayag ni Father Joses Sekeya na ang kapangyarihang ginamit outside the Catholic Church ay kapangyarihan mula sa preternatural world. So, tatlong mundo. Supernatural world, preternatural world, tinitirhan ng mga fallen angels, at natural world ang tinitirhan natin ngayon. So, kung kumuha tayo ng kapangyarihan sa pagpagaling outside the Catholic Church, sabi ng mga dalubhasa, malaking posibilidad na yon ay galing sa preternatural world. Sa simbahan natin, meron tayong langis. Pero, mapansin nyo ba sa ritual ng langis, before siya
ginawa ang blessing, merong exorcism na ginawa na ritual sa langis, sa tubig, sa sok, kahit sa kandila. Bakit po ba may exorcism na gagawin ang pare, lalo na mga exorcist? Dahil ang mga fallen angels ay pwedeng kumakapit sa iba't ibang bahagi at mga kagamitan. Kaya kailangan, kahit sa dahon, kahit sa bato, kahit sa kahoy, kahit sa tubig, o meron ng mga espiritu sa hangin, espiritu ilalim sa lupa. Kaya sa simbahan, para masiguro bago gamitin, according to the intentions of the church, i-exorcise muna. At sa sinabi mong aparisyon, walang opisyal na pahayag at deklarasyon ang simbahang Katoliko tungkol diyan, kapatid. Tandaan natin na kung private revelation, di tayo obligadong maniniwala sa private revelation, although makatutulong natin kung ito'y deklarado talaga ng simbahan. Pero kung nagsimula ang sakit mo, sa panagini, napagaling sa pamamagitan ng panaginip, yun, may maglangis ka, magkuha ka ng mga dahon, ang payo ko, evaluate mo, wala bang pagkakataon na mula sa bata, nagpagamot ka sa mga manggagamot, nadala ka sa mga manggagamot, wala bang experience na yung mga ninuno ninyo ay may mga manggagamot o kahit na manghihilot. Sandali mo na ha, si Bro Angel. Yes, binabasa ko po yung kwento ng sinasabi niyo, sister. Ito, kumpleto ako. Miracle of Agoo. Ang visionary po si Judiel Nieva. No? So, ang sabi rito, 1987, nagpakita si Mama Mary sa kanya, 1987 pa lang. Hanggang umabot ng 1993 na umiiyak ng dugo. At pagkatapos, ang sabi po rito mayroon pang Dancing the Sun, parang yung sa Fatima noon. No? So, ito yung kwento niya. Ngayon, kayo na lang po mag-research kasi ayoko mag-ano. Pero ang bandang huli, sinabi rito, ang pangalan niya, Juliel Nieva, no? Lalaki siya, no? Pero, yes, ang nangyari kasi rito, mayroong, siyempre, investigahan po ng simbahan niya, no? Ayoko mag-ano rito. Base eh, may official na pala na pahayag sa bishop dito. Na, ito rin ang sabi. Hindi tunay ang naturang aparisyon. So, ang sabi nga rin dito, yung mga nag-imbestiga, hindi daw tunay. So, kasi ayaw naman natin maano, only God knows, no? Sabi rito, ito ba ay totoo o ano lang katangisip? Sabi rito, binuo ng simbahan ng isang 7-man commission, 7, na pinamumunuan ni Reverend Father Samuel Banayat. Sabi rito po, kasunod nito, inanunsyo ni Judiel na mangyayari ang huli umano operasyon ng Birheng Maria sa taong yon. Naganap ito noong September 8, 1993, kung saan tinatayang 50,000 katao ang dumagsa. Lubang maliit ang bilang na ito sa 1 milyon na inaasahang pupunta sa lugar. Dapat daw 1 milyon. Gayon man, maraming ding ano, no? Maraming dumagsa sa umano'y huling aparisyon ang nadismaya. Ito po ah, may huling aparisyon daw na sinabi ni Judir na dismaya, wala raw kasi silang nakitang kababalaghan. Tuluyan ng pinagdudahan ng publiko ang katotohanan sa mga pagmimilagro ni Judiel nang ilabas ng simbahang Katolika noong September 1995 ang resulta ng isinagawang investigation. Ang problema pa po rito, bandang huli, ito po ay naging transwoman. Ito po siya, may larawan ako rito. Dahil sabi niya, Bro Angel, yun yeah. Umano ang pahayag ng mahal na Birheng Maria nagpakita sa kanya. Yun ang kagustuhan. Mag-transwoman daw siya. Ngayon, ang pangalan niya po niya, sa mga nakakilala, si actress na Angel de la Vega na siya. Dating lalaki, ngayon transwoman. Yun, nanahimik na siya sa mga ano yata apparition. Medyo delikado siya dahil
itong huling niya, nung itong bandang unahan pa, mayroon pa siya sinasabing mga anghel na nagpakita sa kanya, dami yung pito. So nagpapakita, abay kabilang daw siya doon. So si Judiel noon. Ngayon, Angel de la Vega na, transwoman siya, isang business woman at actress. Andiyan kayo sa... Parang para nakakatakot di po ba? Oh, ngayon po, kayo po mag-aano niya, no? Tapos kayo na mag-imbestigat, kayo na po magdidesisyon. Sabihin niya, i-type niyo lang po na apparition in Agoo, Pangasinan. Mm-hmm. Yun lang po. Okay. At advice ko lang sa iyo, kapatid, no? Delikado. Evaluate mo yung mga ninuno niyo. Wala mo kayong mga albularyo yung mga ninuno o mga hihilot. At isuko mo yung ginawa nini mo well at yung mga ikumpisal niyo yan, no, ikumpisal niyo yan, isurrender niyo kung meron mang exorcist diyan. Hindi naman kam actually bro, meron akong ano ba, actually ito aminin ko, buhat ng maliit pa kasi ako, ano talaga, yung parang bata ako ba sa, palagi akong dinadala pag nagkasakit, doon dinadala sa albularyo, kahit nung malaki na ako, kahit nagkaanak na ako, yung mga anak ko, dinadala ko pa rin sa albularyo. Kasi di ko naman alam na ganun pala yun. Okay. Kaya nga. Bro, yes. Acknowledge po natin pala na nakapasok na si Father Darwin. Sige, pagbigyan Padre, natin si Father Darwin. Si Father Darwin na ang sasagot. Mag ako dito bro, paano to? Actually, meron ako talaga. Pero tinanggal ko na sa sarili ko. Mula nung nakaano ako, nakapasok ako sa punto per punto. Pwede natin i-connect siya kay Father Darwin, Bro Romel? Yes, Father Darwin, good evening po. Yes. Diyos ko, Lord, natapos ako. Balaibo ko. Magandang gabi sa inyo lahat. Diyos ko, nanindig balaibo ko. Yes, Padre, yan po. Meron po tayong kapatid dito na nagtatanong tungkol po. I think narinig niyo naman po, ano po yung tugon mo doon sa kanya? Ah, sa huling banda na ako nakarinig bago lang ako nakapasok. Okay. Narinig ko lang na kinalabutan siya. Yun na. Ay, so, sige po, sister, nandito po si Father Darwin, no? Pwede ka pong hingi ng dagdag na advice sa kanya. Ay, Father, salamat sa pagbigay niyo sa akin ng panahon. Actually, mura talaga ang nakapasok ng punto per punto. Marami na talaga akong ano, pagdududa sa mga na-experience ko sa buhay. Akala ko naman is, eh, teka, parang nanindig. Ang lumaki ulo ko. Ay, lamig. Okay. Teka. So, ano ba nito? Kasi talagang gusto kong, matagal ko na to gustong maitanong eh. Kasi, talagang nahirapan ako, paano ba? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Basta ang choice ko na lang siguro is hindi ko na gagamitin. Actually, mayroon akong habak talaga. Dala-dala ko yan mula nung bata pa kasi ako. Palagi akong palagi akong magkasakit. Kasi palagi akong, ano ba yung tawag sa Tagalog, yung nauusog. Buyag sa Bisaya. Tapos ako ng mama ko, palagi naman akong dinadala doon sa mga manggagamot, eh hindi ko naman din alam na, pati ako hanggang sa lumaki, nagpunta ako ng Saudi, lumaki ako talagang may daladalang habak. Ayan pa yung habak ko, pwede ko pakita sa inyo. Ay, Diyos ko, nanginibulaibo ko. So, kapatid, i-renounce mo yan, and then... Ano, andito ako sa Abu Dhabi. Wala namang dito. Pero na ako nung nakaraang Biyernes, kumpisal na ako kasi nakipag-communicate ako kay Sister Gilda. Tapos sabi niya, magkumpisal talaga ako. Kaya pinilit ko talagang magkaroon doon ng binantayan ko talaga kung kailan magka-schedule ng kumpisal. Tapos yun, sabi ko naman, English na pari yung pinagkumpisalan ko eh. Tapos yun lang, pero hindi pa rin ako natahimik, kaya nag-voice message ako kay Sister Gilda. Tuninto ko lahat sa kanya, kasi yun ang naisip ko, kasi mura nung nakinig din ako sa iyo, Father, yung bang mga apparition na yung may ano ba yun, yung paring napriso dahil sa apparition dun sa ano, yung Mama Mary
Ano ba yun? Ay, doon ko naisip na ko, Diyos ko po, ano ba yun? Si Maria. Si Maria. Oh. Ano pa yung ibang tanong mo, te? Ha? Huh? Ano pa yung ibang tanong mo, te? Ang gusto ko nga kung anong gagawin ko kasi gusto ko talagang magpaano ba, magpalinis kasi ang dami ko talaga. Sabi ni Father Darwin, i-renounce mo daw yun. O paano ko i-renounce? Hindi ko pa nalang. Kapatid, kung magka-uwi ka sa Pilipinas, So, 2024 pa. So, mag-self-deliverance ka na lang. So, gamitin mo yung prayer ni Father Siki, ha? At ma-renounce mo yan. Pero, ang problema kung mag-react ka, o wala kang kasama. So, mas mabuti na ma-actual na... Ngayon na pa din, yung ulo ko parang lumalaki. Tapos yung katawan ko umiinit na nag-aagaw ang lamit at saka yung... So, yan talaga ang pakiramdam kapag mayroong occult involvement ng isang tao at makalapit sa mga exorcist at makapag-usap ng isang exorcist at deliverance minister. Meron silang... Alam, nagkalapit yung ano, parang nawala na akong lakas. Kasi pinaniniwala ko sa iyo. Oo, kasi naniniwala talaga ako, Father, as in, patawarin ako ng Panginoon Diyos ko po. 100%. Huwag kayo mag-alala. Ito na po yung, kapatid, ito na po yung pagkakataon. Dahil sa pamamagitan ng pagdagdag ng kaalaman, ito po ay malaking tulong dahil false knowledge is very dangerous than ignorance. So, sa pamamagitan ng punto por punto, ay makatulong yung dagdag kaalaman. Pwede bang kuhanan, bigyan niyo ako ng pagkataon na isang pa, isa pa talaga akong isang sasabihin, Father. Alam mo, Father, nagkaroon din ako ng ano. Ate Maria. Hmm. Baka humaba masyadong ano mo. Baka masyadong humaba yung ano mo, te. Baka naghihintay, te. Hindi ko talaga dapat ikumpisan. Gusto ko nga magkakaroon ng ano kay Father Dan kasi ang dami ko talaga ng ano, yung tika. Uminit masyado yung unong ulo ko tsaka yung liig ko. Ngayon lang yan. Hindi nga eh. Father? Yes. Dapat siguro una niyang gawin yung good confession dahil ang isang good confession ay equivalent ng 100 solemn exorcism. Totoo. Isanin mo yung occult involvement mo sa sacrament of confession. So, bago ka lumapit sa pare, lista mo yung lahat ng mga occult involvement mo, mga non-Catholic belief, mga superstitious belief, non-Catholic practices na na-involved ka. At kung makauwi ka dito sa Pilipinas, mas mabuti na mabigyan ka ng actual ng deliverance. Yan talaga yung mga reaction na kadalasan may pumupunta dito na kanina marami siyang nilapitan na albularyo nung pinagyan natin ng prayer of deliverance. Grabe yung pawis niya. Double yung pawis. Triple yung pawis niya kanina. So, yan ang mga palatandaan na merong mga dahil yan sa occult involvement natin. So, huwag kang mag-alala dahil itong kaalaman mo it will lead us to liberation. No, the truth shall set us free. No, through sa pamamagitan. Sa pamamagitan ng katotohanan na nalaman mo ngayon ay makatulong yan. Huwag ka lang magmadali. Hindi yan magic. No, hindi yan magic. So, Father, yung ano ko, itapong ko na yun, o sunugin, o saan ko ba yun ila? Nandito eh, sa ano ko, sa bid ko. Kasi araw-araw ko kaya ginagamit. Isang haplos. So, maghingi ka ng prayer of renouncement ni Brother John Doe, sinin niya sa'yo, at yung prayer for protection, the cleansing prayer. Brother John Doe, i-send mo sa kanya kung wala pa siya sa Aplati Father Sikia, din yung closing the third eye or psychic ability, page 204. So, huwag ka malala, sister, i-send namin yung mga necessary prayer para sa'yo to protect you from the unclean spirits. Activate your faith, not your fear. God is Emmanuel, God is with us. Amen. Mr. Maria. Bless me, Father, para mawa. Amen. Oh, sige ka ng mga sakramento. Yan, gamitin mo yan, ha?
Anong gagawin? So yung mga kaso na ng lamig ako. So may isi-send si brother. Sister, may isi-send si brother John doon sa'yo na mga necessary prayer para sa'yo, ha? And then, kung maaari, makasamba ka, dagdagan mo yung pagsamba mo at yung devotion sa Malnaim na. Okay? Okay, Father. Thank you, thank you. Okay, thank you, Ate Maria. Teresa, chat ka lang sa akin. And then, tayin ko na lang yung chat mo. Move naman.